Dimdim, yan. Mainit na. Mainit na tayo sa ano, boy. Bawal magtapon ng basura. Ang galing. Oh? Ang paboritong puntahan ng mga meron. Yan. Di po. Huh? Mga pre, today, andito ako sa May Kamuning ngayon, no? Malapit sa GMA, sa kalagitnaan ng EDSA, pare, dahil ako ay mag-aartista na. Hindi, joke lang, ha? Nandito ako ngayon, pupunta tayo doon sa May Sar Plaza dito, no? Malapit lang, mga 200 steps lang ang lalakarin natin. Makakapunta na ako dyan. Balita ako, madami daw laruan dun, eh. Tignan natin yan. Pag maraming laruan, dapat pinupuntahan. Nag-iisang tindahan ng mga Japan surplus na laruan dito sa May Kamuning. Apakadaming laruan nito sa loob. Mga action figure, Dragon Ball, One Piece, at kung ano-ano pa. Kaya tara, pasukin na natin to agad-agad. Baka pasukin pa ng iba. Wow! Ang ganda! BMW? 1,800cc? Ang inang takbo ng motor na yan. May mga laruan ko yun. Nasa taas po. Second floor. Saan ang akyan? Sa labas po. Wala naman plastic doon! Nasa taas! Nandito! Sa ano? May talim to? Nandito. Oh. Ayun! Ayun! Ang daan! Daming mga tools dito. Uy! Pang shoes! 300. Dahil mga tools, oh. Oh, 70 lang. 50. 50 pesos, oh. Kaso mukhang hindi na siya magagamit. Uy, ang cute na ito, oh. May gasolina kaya, eh. Diyan po yung daan. Thank you. Daming laruan dito, guys. Tangina, ayan po. Boom. Wow. Yeah, boy. Miss? Pwede ba ako mag-video ng toys doon? Apo, okay lang. Pwede. Okay, sige. Thank you. Talaga nga namang may kalakihan yung shop na to dahil may second floor pa, eh, no? Akala ko yung nasa first floor lang yung tindahan. Yung nasa baba is puro furniture at yung nasa taas pa rin nandito lahat yung mga anik-anik. Dami-dami nating pwedeng makita dito. May mga helmet o sa mga mahihilig sa helmet dyan. Mga helmet dito, guys, puro galing Japan. Nakita nyo naman, ang gaganda. Meron nga rin pala sila dito mga lumang music box. Pre, kung mahihilig kayo sa mga music, yung mga old school, yung malalaki yung bala, meron silang player dito. Ako gusto ko magkaroon nito, kung tutusin talaga gusto kung magkaroon yan pang display sa bahay. Guys, tignan nyo tong bike na to. Ang ganda, pare. Kaso nga lang, ang ganda rin ng presyo. Nasa 1,000 siya, pero pare, solid ng bike na to. Ang ganda, parang yung bike talaga na totoo. Eh, no? At may nakita ako na mga favorite ko rin kolektahin. Tulad na itong mga dagger na to. Tignan nyo naman tong hawak ko na to. 2,500, pre. Pero ang ganda ng design niya. Pati yung lalagyanan, eh, no? Ang angas. At ito pa, wow! Ang ganda ng pagkakaukit dito, guys. Tignan nyo naman, 5,000 pesos tong hawak ko na to. Pero pare, sulit ka rito. At tsaka ito, 8,000 pesos naman to, guys. Ulalam! Kabilaan yung talim nito, pare. Pero parang hindi natin kaya ang presyo. 8,000, medyo mabigat. Pero ang ganda nun, di ba? Astig! At ang dami ritong camera. Kung makikita nyo, pre, ang dami ritong DSLR. Yung mga lumang camera pa. Tapos digicam, pare. Ayan yung presyo niya kung makikita nyo. Ayan, oh. Kung nagkukulik kayo ng mga lumang camera, baka nandito yung kulang nyo, puntahan nyo na dito. 4K yung hawak ko na yon. At ito yung mga digicam, insta, ano tawag dun, yung mga insta picture na pinapagpagpagpag pagkatapos mong kamerahan, ano, picture, ano, ano. Ayan, ang dami talagang camera dito. Tambak na, isang dagat ng mga camera, nagkatambakan na, nagkauntugan na yung mga lens nila. At yan, yung digicam na sinasabi ko sa inyo, 2K pa yung presyo niya. At may lumang camera dito, panahon pa ng lolo mo. Ayan, 8K. Ngayon lang ako nakakita ng RC car na ganito kalaki. Akala
akala ko yung mga sinasakyan ng bata. Hindi pare, RC car siya. Kung makikita nyo pare, ayun yung remote control nyo. Ang laki din. Tapos yung mismong RC car pre, apakalaki. Hindi ko nga lang alam kung umaandar pa yan, pero tingin ko good condition pa. Kasi tignan nyo naman yung gulong, napakakinis pa. Tsaka pag galing Japan, may ingat tao dun eh. O yung mga mahihilig naman sa electric guitar dyan, napakadaming electric guitar dito. Tignan nyo naman, 25k. Napakaganda naman nito pare. Tignan nyo naman yung presyo, talagang napaka-cute. Ang mamahal, pero hindi ko kasi alam kung magaganda ba yung brand niyan. Pero tingin ko maganda kasi tignan nyo naman, 20k pare. Hindi naman din kasi ko maalam sa mga gitara kayo na magsabi sa akin kung worth it yung presyo niya. Pero ayan, ang dami nyong pwedeng pagpilian dito. Puro electric guitar yan yun, 8.5 lang oh, nakita ko na mas mura. At dito na nga lumabas yung mga Daika sila dito, no? Meron silang Corvette dito, 1985. Ayan, may casing pa yan, 800 peso. Tsaka tong ito, yung katabi niya na to, hindi ko alam kung anong unit to. Yan, 800 pesos din pare. May mga top down cars nga rin pala sila dito, no? Ito, ang ganda, no? Old school pare. At ito, Mazda Carol 360, 1966. Tingnan nyo naman, 1,800 naman tong isa na to. At napakadami pa. Ayan, 1,2, tingnan nyo na lang. Ayan, mga nakaano pa yan, no? Nakasecure pa yan, talagang hindi maaalikabukan pare. Yan, itong ganda rin nito, no? Mini Champs. Yan, 1K lang din. May mga acrylic ano na din yan, box. At ito, gusto ko tong train na to, no? Kaso wala siyang presyo, sayang. At may maliliit pa dito guys, yan, tignan nyo na lang, 100 pesos ang isa. May mga nakabox din, yan, ito yung mga binubuo-buo, 1,500. Yan, kailangan pa ng pandikit yan para mabuo mo. At itong cute na ito, no? Wow, ang ganda rin nito, kaso walang presyo, buti na lang. Dahil kung may presyo ka, bibilin kita, hindi, joke lang. May mga kits nga rin pala tayong makikita dito, tulad ng Gundam, tapos yung tank kanina na nakita nyo, at ayun, may aircraft din, tapos may naligaw na mouse, pare. Ang gaganda talaga ng mga laruan dito, ah. Tsaka mga old school, talagang hindi pa nabubuksan, eh. Tignan nyo naman to, 800 pesos, bubuin mo na lang. Mga dati pa to, makikita nyo naman yung box niya, talagang medyo luma na. Yan yung kinagandahan dito, yung mga lumang laruan na dati pa. Yan, pwede nyong makita pa rito, no? Baka sakali lang, maka madagdag sa mga collection nyo. O tapos ito po, may swimmer pa rito, 1K. Ano ba tong swimmer na to? Kusa ba nagalaw yan? Parang na-stroke na, nakataas yung kamay eh. At yan na, ito na yung mga sinasabi ko sa inyo, yung mga action figure. Pare. Ayan, makikita nyo naman, ang dami dito, may glitter and glamour. Tapos meron din sila dito mga grandista, pare. Ayan o, Tanjiro yan o. 1,500, meron ka ng grandista. At ito, meron ako nito eh, EXQ figure yan, 850. Kaso nga lang yung ganyan ko, nabili ko lang siya ng 400 pesos. Yan, kasi dati pa yon matagal na. Eh ngayon, mahirap na maghanap niyan. Kaya siguro 850 pesos. At ikot pa tayo dito. Yan, may printer dito. Aanin natin yung printer. Ayan, ang dami pa pala dito, no? May Glitter and Brave pa na Sanji, pre. Ayan, yung presyo niya. Nakikita nyo naman, 2K. Yan, 2K. Wow! Okay, dito naman tayo sa mga naka-display nila sa glass cabinet eh, no? Hindi na kayo mahihirapan dyan dahil may mga price na nakadikit yan. Kung magtatanong kayo, post nyo na lang tapos tignan nyo. At mga loose na nga pala tong mga laruan na to, no? Pag sinabi mong loose, wala na silang box. Kaya mga naka-display na sila dyan, no? Ang kinagandahan dito, kasi yung iba talaga mahirap na maghanap ng mga ganyang figure. Baka nandito yung inahanap mo. Yung may-ari siguro na itong shop na to, mahilig sa mga chicks na figure. Kasi karamihan talaga mga chicks figure pare. At One Piece. Ayan, tignan nyo naman o, oh, lighter yan o, oh, 3,500 set yun. At katabi ng lighter, nandiyan sila Doflamingo, si Kid, si Shanks, yan si Smoker, si Ace, si Luffy, syempre hindi mawala, si Whitebeard, si Law. May nakita nga rin pala akong RC car dito pare. Battle tank naman to, ayan, Japan Ground. Pre, ayan, 8K naman to guys. Mukhang luma na din. At may mga mura din naman dito. Tulad na itong Gundam na to, 200 pesos pre. Hindi mo nabubuuin, i-display mo na lang din. At ayun na nga guys, no, karamihan talaga ng laruan dito is puro action figure, no. Medyo may kamahalan nga lang din talaga yung iba. Pero sabi ko nga sa inyo, mga limited edition na yung mga ibang action figure dito. Hindi na sila nagre-reprint or nagma-manufacture ulit. Kaya talagang medyo may kamahalan na. Lalo na yung iba na mahirap nang hanapin. Kaya ito, ang nabili ko ngayon dito sa shop na to is mag na lang muna pare. Wala tayong budget pambili ng mga laruan ngayon eh, no? Hahanap lang din talaga ako ng mga mas mura na pwede nating ma-score. Kaya okay na ako dito sa mag. Yan, okay na. Yeah, let's go! Baka makabili pa ako ng eBay. Okay naman. Medyo mahal nga lang. Kaya yung nabili natin is mag lang dito. Tago 150 na mag. Hindi ko kanaya yung presyo ng mga laruan sa taas. Medyo mataas eh. Pero siguro dahil nga ganun talaga pare. Iba-iba kasi talaga mga nagbebenta. Hindi lahat pare-parehas.
trip nila yung ganun yung presyo, okay lang naman, hanggat may bibili, okay lang yan. Pero medyo may kamahalan lang din talaga. Pero okay naman, ang daming laruan sa loob, yung mga wala kayong lahat. Yung mga kulang sa collection nyo, baka nakita nyo doon sa loob, puntahan nyo na lang. Dito lang yung sa may kamuning mare. Nandiyan sa baba yung link kung ano nila ng magkilang, puntahan nyo na lang. At, pero bago ako umalis dito sa lugar na to, may papasukin pa ako ng isang store. Doon na tayo sa part na magkita-kita. Ang pangalan ng store is Interior Phoenix. Puro antique yung nasa loob. Hindi yung langgam, antique na gamit. Kaya tara na, let's go.